Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I am Teacher Finky, your guide in learning TL Electronics. Tara! Let's explore! Hi students! Another video lesson na naman tayo about basic electronics. In this learning episode, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-calibrate ng analog multitester at magbasa ng ohmmeter scale. Ready ka na bang matuto at mag-explore? If yes, then let's go! May dalawang uri ng multitester na mabibili natin sa hardware at mga electronic shop. Ito ay ang analog multitester at digital multitester. Kalimitan binibili ng mga technician natin at mga expert ang digital multitester dahil sa madali nilang makuha ang measured value at pag-test ng mga components. Yun nga lang, medyo may kamahalan ito, kaya tinatangkilik pa rin ng karamihan ang analog multitester. Ang pag-aaral ng multitester ay isa sa mga pinaka-basic na lesson na dapat mapag-aralan ng mga kumukuha ng electronics course. Kaya, sa episode na ito, nakatutok tayo sa analog multitester. Ang multitester ay may iba't ibang parts at function. Una, ito ay ang meter scale. Ayan. Ang meter scale is a series of marking used for reading the value of quantity. Ang meter scale ay binubuo ng iba't ibang scale na kung saan mababasa natin ang measured value para sa resistance, AC and DC voltage, and direct current at capacitance. Kaya nga napaka-convenient gamitin ang multitester dahil marami siyang paggagamitan. Another parts and function is the pointer, that one, a needle-shaped rod that moves over the scale of a meter. Ito ay mechanically connected sa coil na makikita sa loob ng tester. It indicates the measured value on the meter scale. This one is the adjustment screw. It makes possible to adjust the pointer to the zero position in the scale, the zero reading left side. Ito ay pinipihit gamit ang flat screwdriver para maibalik sa zero position ang pointer. Ginagawa natin ito para masiguro na tama ang reading na makukuha natin pag tayo ay nagtetest ng mga components, boltahe at kuryente. Ito naman, itong bilog na to, ay tinatawag na zero ohm adjustment knob. It is used to zero in the pointer before measuring resistance. Ito naman ay pinipihit natin para masiguradong nakapresto ang pointer sa zero ohm ng ohmmeter scale. Mamaya, ituturo ko kung paano ang ohmmeter calibration. Another part, this one, is the range selector knob. It is used to select the different functions and range of the meter. Yan, pinipihit natin ito para maitutok sa specific setting at range na susukatin natin na element. Siguraduhin na nasa tamang direction ang pagkatutok ng range selector natin para tama rin ang measured value na makikita natin sa meter scale. It is used to connect the circuit to the electronic component being tested. Black signifies the negative side of the tester, while the red for the positive. May mga components kasi at devices na may polarity na tinatawag, kagaya ng battery na may positive at negative. Kaya nagagamit natin ang test probe pag kailangan itest ang components na may required polarity. This one is the range. It reflects the setting for each parameter such as the resistance, the AC voltage, the DC voltage, and the DC ammeter. Sa may right side lower part, makikita natin ang setting sa resistance habang sa may bandang taas ang AC voltage. Kung mapapansin ninyo, nakulay pula ang gamit sa printed color sa mga ranges ng AC voltage. Ang ibig sabihin nito, na live voltage ang i-measure, kaya dapat nasa tamang range nakatutok ang range selector switch. Sa bandang kaliwa, the upper part, makikita natin ang DC voltage setting, habang nasa bandang baba naman ang DC ammeter or setting para sa mga low current measurements. Ayan.
Now let's go to the highlight of this episode. At yun ay kung paano mag-calibrate ng multitester. First step is to connect the test probes to its designated jack. Red probe goes to the red jack and the black probe to the black jack. Madali lang ma-identify kung saan ikokonek ang mga probes kasi may kulay na makikita sa bawat jack. Second step is to check if the pointer rests exactly at zero position in a voltmeter scale or infinity in ohmmeter scale. Kung sakaling hindi man, pipihitin natin ang adjustment screw slot gamit ang flat screwdriver, either counter or clockwise direction, hanggang sa ang pointer ay nakatutok sa zero position. Gumamit ng flat screwdriver na sakto dun sa adjustment screw at huwag lakasan ang pagpihit nang hindi masira or ma-deform ang slot. Third step is to check the accuracy of the ohmmeter by touching the test probes. Set muna natin sa range times 1 or times 10 ang range selector at hawakan ang bawat test probe sa magkabilang kamay. Dapat hindi gagalaw ang pointer or no deflection. Kung sakaling gumalaw ang pointer, ang ibig sabihin nito, defective ang ohmmeter natin. Once we're done checking if in good condition na ang ohmmeter natin, we will move on to the next step, the ohmmeter calibration. To do this, iset muna natin sa range times 1 ang selector knob. Tapos, paglapatin ang test probe sa isa't isa at tingnan kung saan nakatutok ang pointer sa ohmmeter scale. Kung hindi man nakatutok sa 0, pihitin ang 0 adjustment knob ng dahan-dahan hanggang sa nakatutok sa 0 ang pointer. We should perform ohmmeter calibration before conducting resistance measurement to ensure na tama ang reading na makukuha natin. Another highlight of this episode is the ohmmeter scale reading. I have mentioned earlier na ang meter scale ay binubuo ng iba't ibang scale at isa na dito ang ohmmeter scale. Ang ohmmeter scale ay ginagamit para sa resistance measurements. Ito ay makikita sa pinaka-topmost ng meter scale ng multitester. You can easily identify it through the reflected omega symbol na ang ibig sabihin ay ohm na siyang unit ng resistance. Ang 0 ohm ay nakaposisyon sa right side ng scale, kaya ang pagbasa ng measurement ay from right to left. Ang ohmmeter scale ay very unique at naiiba compared sa ibang scale. Ito ay non-linear scale, nang ibig sabihin, hindi proportion ang value ng mga marking all throughout the ohmmeter scale. At isa ito sa inyong dapat matutunan sa episode na ito. Para hindi kayo maguluhan, takpan muna natin ang ibang scale para nakafocus tayo sa ohmmeter scale. Yan. Kung napapansin ninyo, may mga printed numbers na itaas na mga markings na kagaya sa mga weighing scale na makikita natin sa palengke at sa bahay natin. Pero yun nga lang, hindi magkakaparehas ang difference ng bawat numbers. Kaya nga siya tinatawag na non-linear scale kasi hindi proportion ang value ng mga markings. Yung mga numbers na makikita mo ay tinatawag natin na major division. Start natin basahin ang ohmmeter from right to left at ang pinakadulo nito ay may infinity symbol. Ang major division ay nagsisilbing guide or mark natin para malaman ang bawat value ng mga markings sa pagitan nila. Kung may major division, meron ding minor division. Ang mga markings sa pagitan ng mga major divisions ay tinatawag na minor divisions. At magkakaiba ang value ng markings nito depende sa kung anong major division sila nakapagitan. Para tayo ay well-guided sa pagbasa ng ohmmeter, itong table na ito ang siyang ginagamit para malaman ang bawat value ng marking ng ohmmeter scale. Gagamit tayo ng mathematical operation gaya ng subtraction at addition. Gamit ang table na ito, mapag-alaman natin kung bakit iba't iba ang value ng bawat uhit sa pagitan ng mga major divisions. Okay, simulan na natin. Ito ang scale ranges or the major divisions. So, ayan, 0 and 2. Ito yon. Between 0 and 2, may difference value siya na 2. And sa pagitan ng 0 and 2, meron siyang 10 markings. Ibig sabihin, 10 buhit na pagitan sa kanila.
Kaya naman, para makuha natin ang scale value ng minor division, pag sinasabing minor division, ito yung maliliit na mga guhit. Kailangan nating i-divide ang 2 to 10. So, 2 divided by 10 is 0.2. So, ibig sabihin nito na ang value ng bawat guhit sa pagitan ng 0 and 2 ay may value na 0.2. Kung babasahin natin ito, magsisimula tayo sa 0 at mag-a-add tayo ng 0.2 bawat guhit hanggang sa makuha natin ang 2. Okay, simulan natin. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay, ganun ang pagbasa nito. Next one is major divisions of 2 and 10. So, ito yon, 2 and 10. Hindi kasali ang 5. So, between 2 and 10, merong difference value na 8. At sa pagitan nila ng dalawang ito, may 16 markings or 16 na guhit. So, 8 divided by 16 is equal to 0.5. Bawat guhit nito sa pagitan ng 2 and 10, may value na 0.5. So, we will start reading from 2. 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, and 10. Okay? Let's move on to the next major division or the scale ranges. Now, 10 and 20. My difference value na 10 and 10 markings or guhit. 10 divided by 10 is 1. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 to 30. My difference value na 10. At may 5 na guhit sa pagitan nila. So, when we divide 10 to 5, the answer is 2. May value na 2 ang bawat guhit sa pagitan ng 20 at 30. We can read it like this. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Now, for 30 to 50, a difference value of 20 and there are 10 markings in between them. So, 20 divided by 10 is 2. So, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Now, for the 50 to 100 scale range, the difference value is 50 and there are 10 markings. So, 50 divided by 10 is 5. So, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Malapit na tayo matapos. Major divisions of 100 to 200, a difference value of 100, and there are 5 markings. 100 divided by 5 is 20. So, 20 each markings ang value sa pagitan ng 100 and 200. So, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Now, so 200 to 300, may difference value na 100 at may 2 markings. So, 100 divided by 2 is 50. So, hindi natin nakikita si 300, pero we will assume that this is the 300. So, 200, 250, ito, in between, at ito yon 300. Hindi nalalagay si 300 dyan kasi hindi na magkasya sa scale. So, next ng 300, makikita natin si 500, diba? So, 300 to 500, the difference is 200, and there are 2 markings. 200 divided by 2 is 100. So, from here, 300, 400, and 500. Yan. And next, after ng 100, makikita mo si 1K. Ito yon. Ito yun siya. Next to 1K is 2K. Ayan. And the last mark is for the infinite symbol. So, ganun natin babasahin ang ohmmeter scale range from 0 to infinite. So, lagi nating tatandaan na ang value ng minor division ay very important.
kailangan alam natin ang bawat value ng minor division all throughout the ohmmeter scale. At importante din alam natin yung mga major divisions kasi nag-iiba ang minor division na value sa pagitan ng mga major divisions. Okay? Let's move on. Ayan. So, we will try to read the ohmmeter scale from 0 to infinite at meron tayong mga guide dito. Ayan. So, yung pinakita ko sa inyo kanina na table, ganun din siya dito. Yun lang, naka-pinpointed na ang value ng mga minors per major division. Okay, simulan natin. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.82, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.55, 5.56, 6.57, 7.58, 8.59, 9.510, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 1K, 2K, infinite. So, ganun natin siya babasahin ang ohmmeter scale. Ngayon, ganun ang pagbasa natin pag ito ay nasa range times 1. Paano naman kung gagamit tayo ng range times 10, times 100, times 1K, and times 10K? Siyempre, mag-iiba ang basa mo sa ohmmeter scale. Okay? But madali lang yan kasi you only need to multiply kung saan nakatutok ang pointer sa ohmmeter scale at i-multiply mo kung anong range nakatutok ang selector knob. Okay. So, for the range times 1, walang problema. Kung ano yung binasa natin kanina, yun lang din yung value niya. Paano naman kung ito ay nasa times 10? Kung naitutok natin yung selector knob sa times 10. Ayan. Kapag nasa range times 10 na tayo, ang gagawin na lang natin is i-multiply natin kung saan nakatutok ang ating pointer. So, for sure, pag ito ay nakatutok sa 20, hindi na magiging 20 ang kanyang value. You have to multiply 20 to times 10. At lahat na yan, pag nasa times 10 na tayo, mag-iiba ang value niyan. Magta-times 10 ka sa lahat ng mga major divisions or the minor divisions. Kagaya nito, ang 2 ay hindi na 2. Pag range times 10 na tayo, ito ay magiging 20, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, and 20,000. Sa range times 10 yan, no? Paano naman nakatutok yung selector knob natin sa times 100? Ayan. Kapag ganon, mag-times ka ng 100 sa lahat ng minor and major divisions. Simulan natin dito. Ito ay 0, ito ay magiging 1 times 100 is 100. So, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, and 200,000. Okay? Ganon. Paano naman kung nasa times 1K tayo? Yan, nasa range times 1K. So, lahat ng mga major and minor division, multiply them to 1K. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000. Ito ay magiging 1 million na ang kanyang value. And 2 million. At ang pinaka-high range is times 10K. Dito, magsisimula ka na ng 10K because 1 times 10K is 10K or 1 times 10,000 is 10,000. Sunod-sunod na yan. 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, 1 million, 2 million, 5 million,
10 million, and 20 million. Ganun ang pagbasa ng ohmmeter scale sa bawat ranges. Okay? Sana may natutunan kayo niyan. Okay? Let us practice. Yung pointer natin, nakaset sa range times 1 at nakatutok dito in between ng 2 to 5. So, ito ay 2, 2.5, 3, 3.5. So, the answer is 3.5 ohms. Paano naman kung nasa range times 10? Basahin pa rin natin na parang nasa range times 1 pa rin siya at i-multiply natin mamaya sa times 10. So, ito ay 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, and 8. So, ito ay nakatutok sa 8, i-multiply natin ng 10, kaya ito ay 80 ohms. Kasi nga, nasa range times 10 tayo. O, ito naman, nasa range times 100. Ano ang basa natin dito sa ohmmeter scale? So, in between ito ng 10 and 20. So, merong 1 value per marking. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay? 17 ang ohmmeter reading, pero ang range ay nasa times 100. So, kailangan natin i-multiply. So, 17 times 100, the answer is 1,700 ohms or 1.7 kilo ohms. How about kung nasa range times 1K tayo? Ang pointer ay nakatutok in between ng 30 to 50. May value na to ang marking sa pagitan ng 30 at 50. Basahin natin ng ganito. 30, 32, 34, 36, 38. Okay. Sa 38, nakatutok yung pointer. So, 38 times 1K, the answer is 38 kilo ohms or 38,000 ohms. Okay? So, last one. What about kung nasa 10K tayo? Okay, balik tayo dito. Ayan, nakatutok siya sa 100. Ayan, sa scale range na 100. 100 times 10K, the answer is 1 mega ohms or 1 million ohms. Madali lang, diba? Kapag ka na-memorize niyo ang pagbasa ng ohmmeter scale, yung from 0 to infinite, kailangan niyo ma-memorize yon at madali na lang yan i-multiply kung anong range nakatutok ang selector knob natin. I hope may natutunan kayo sa lesson natin. Thanks for watching! Congratulations! You have completed this learning episode. I hope marami kayong natutunan sa ating topic at nadadagdagan pa ang inyong kalaman about electronics. See you around for my next video. Stay safe and healthy. God bless everyone. Bye!